The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus raised his eyes to heaven and said, "Father, the hour has come. Give glory to your Son, so that your Son may glorify you. Just as you have gave him authority over all people, so that your Son may give eternal life to all you gave him. Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ. I glorified you on earth by accomplishing the work that you gave me to do. Now glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began. I revealed your name to those whom you gave me out of the world. They belong to you, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they know that everything you gave me is from you, because the words you gave to me, I have given to them. And they accepted them and truly understood that I came from you, and they have believed that you sent me. I pray for them. I do not pray for the world, but for the ones you have given me, because they are yours, and everything of mine is yours, and everything of yours is mine. And I have been glorified in them. And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang ebanghelyong binasa po natin ay yung panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. At yung panalangin ng ating Panginoon Hesukristo ay naglalaman ng kanyang mga hangarin para sa atin, para sa mga disipulo niya noon at sa mga magiging disipulo niya in the future. Kaya kabilang po tayo sa panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. At itong ebanghelyong binasa rin natin ay sagot sa mga taong nag-aalinlangan o nagtatanong at nagsasabing hindi nila alam ang plano ng Diyos para sa kanila. O kaya, tao lamang tayo, paano natin maaarok ang kalooban ng Diyos? Paano ko malalaman ang nais ng Diyos? E Diyos nga siya. Ito ang sagot. Ang ating Panginoon naglahad ng kanyang hangarin, ng kanyang plano para sa iyo at para sa akin. Kaya dapat nating alamin ano ang nais ng Diyos para sa atin. Kasi may plano siya, may nais siya, may gusto siya para sa iyo at para sa akin. At sa kanyang panalangin, itinaas niya muna ang kanyang mga mata at kinausap ang Ama sa langit. At sabi ng ating Panginoon, maraming mga punto sa binasa nating ebanghelyo, mamimili lamang tayo ng ilan. Ang sabi ni Jesus, "Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ." Okay. Ito po ang nais ng ating Panginoon para sa atin, na magkaroon tayo ng eternal life. At paano tayo magsisimula sa buhay na walang hanggan? Kilalanin ang Ama. Kapag nakilala natin ang Diyos, ang tunay na Diyos sa ating buhay, doon na nagsisimula ang buhay na walang hanggan. At dugtong ng ating Panginoon, kailangan din nating kilalanin yung isinugo ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Ama, nakikilala natin sa pamamagitan ng turo at buhay ng kanyang anak na si Jesus. Nagsimula na ba ang eternal life sa buhay mo? Ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula ngayon. Bakit? Buhay ka.
Dahil buhay ka, ipagpapatuloy mo na lamang ang buhay na sinimulan at binigay ng Diyos sa iyo dito sa mundo. Sisimulan mo yan sa pamamagitan ng pagkilala sa Ama, sa lumikha sa iyo, at sa turo ng Kanyang Anak. Eternal life begins now. That's why when we know this truth, this truth should set us free and give us hope. Ang buhay na meron tayo ngayon, puno man yan ng problema, kapag nakilala natin yung tunay, ang turo ng Diyos, nag-iiba ang paningin natin sa buhay na meron tayo. Nagsisimula na pala ang buhay na walang hanggan ngayon. Good news, hindi ho ba? Kanya dapat ang balita at salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa at bagong pananaw sa buhay natin sa lupa. Ang sabi rin ng ating Panginoon, I will no longer be in the world, but you are in the world. Kausap niya tayo. Nasa mundo pa rin ho tayo. At habang nandito tayo sa mundo, tayo ay susubukin. Tayo ay haharap pa rin sa mga problema. Subalit sinasabi ng ating Panginoon, harapin mo. Patatagin mo ang iyong loob. Take courage. Ika nga sa Ebanghelyong binasa natin kahapon. Sapagkat nasa mundo pa tayo, tanggapin natin na habang tayo nasa mundo, meron tayong mga kakaharaping problema, kailangan nating mag-struggle, kailangan nating gumising sa umaga, magtrabaho. Bahagi yan ng buhay natin sa mundo. Subalit hindi ito mga hadlang upang tayo ay sumunod sa Diyos. Datapwat ang mga pagsubok na ating kinakaharap, kanya nga pagsubok ang tawag natin sa kanila, ay sapagkat sinusubok tayo sa ating pananampalataya. Sinusubok tayo para mas maging mabuting mga tao tayo. Ang tanong, pumapasa ka ba sa pagsubok? Mga kapatid, sino ba bumabagsak sa pagsubok? Kapag ikaw dumaan sa pagsubok and you end up being a bad person, you end up being a vengeful person, you end up hating God and everyone surrounding you. Pagsaka sa pagsubok. Paano ka pumapasa sa pagsubok? Kapag dumaan ka sa pagsubok and you end up a stronger person, you end up knowing God more and loving the people surrounding you more. When you end up being kinder than before, more compassionate, more generous, despite the troubles. Sa gitna ng pagsubok, pwede kang maging mabuti. Sa gitna ng pagsubok, pwede mong makilala at dun mo makikilala kung sino ang Diyos sa buhay mo. Yun ang mga taong pumapasa sa gitna ng pagsubok. Kanya nga hinihingi ni Jesus sa atin, take courage, kaya mo yan. Mga salita nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa, sapagkat sa gitna ng pagsubok, hindi lahat yan dilim. Nandun ang Diyos, sinasamahan ka. At naway sa gitna ng pagsubok na kinakaharapan natin ngayon, hindi pait at galit ang mabuhay sa ating puso, kundi pusong mas nakikilala ang Diyos sa gitna ng kamatayan, lungkot at sakit. Makikita natin ang Diyos na maawain pa rin sa atin. Sa gitna ng pagsubok na ito, kaya nating maging mabuti, mas maging mapagbigay, kaya nating mas umibig pa at palakihin ang ating mga puso upang ma-include ang mga taong nangangailangan sa ating paligid. We are still in the world, and yet while we are in the world, it is here that we profess our faith and tell God, Lord, I believe in you. I can be good in this life. Eternal life begins right here, right now. Let us decide to live and begin our eternal life now by knowing God,
by listening to Jesus. Kanya ang hinihingi sa atin ng ebanghelyong ito, magbasa ng Biblia, lalo na sa panahon ngayon, kilalanin ang Diyos, kilalanin si Kristo, magdasal ng Rosario, ang ebanghelyo, is a short gospel, the rosary, umattend sa Misa. Let us put our energies into knowing God so that we will begin now our eternal life.